Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan, at kapos ng pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang debosyong ito para sa patuloy nating harapin ang may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwan namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, nagahari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga na ililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayahang sabiin kanila't ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayahang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggi ng masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy, siyang lakas na patnubay. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nangagtayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos
samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ang pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas,
Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Father Earl, Bayan ng Diyos, isang mapagpalang hapon po ang sumainyo. Good afternoon po. May isang sikat na kwento tungkol po kay St. John Vianney. Alam natin na kilala ito si St. John Vianney bilang isang banal na pari at hindi niya pinapayagan na yung mga humihingi ng tulong, lalong-lalo na po sa pagkukumpisal, ay hindi niya napupuntahan. Isang gabi po ng winter, may tumawag sa kanya na gusto raw mangumpisal. Kaya ang ginawa ni St. John Vianney, kahit na malamig, kinuha niya ang kanyang jacket at pinuntahan ang taong ito na humihingi ng tulong mangungumpisal sa pari. Sa kanya pong paglalakad, wala pa noon na mga ganitong klaseng transportasyon, nilakad niya ang isang mahaba at malamig na gabing yon. Sinasabi po na sa kanyang paglalakad, nilamig at si St. John Vianney ay nagkasakit, nilagnat. At habang po siya nagpapakumpisal, sabi sa kwento, mas matindi pa yung sakit or yung lagnat na nararamdaman ni St. John Vianney kaysa doon sa humingi ng tulong para mangumpisal. Mga kapatid, ngayong linggo ay linggo ng awa. Pinapaalala sa atin na ang Diyos ay mahabagin. Pinapaalala sa atin na ang Diyos ay puno ng awa. Pangalawang kwento na gusto ko pong i-share sa inyo. May isang seminarista, unang taon niya sa seminaryo, at sa mga buwan ng unang semester sa buhay ng seminarista na ito, mga kapatid, grabe ang kanyang naramdaman. Pagkabagabag, alala, mga isyu sa buhay, maraming mga problema. Nag-isip ang seminarista na ito na lumabas. Pero isang araw, nang nag-serve siya dito sa Quiapo, sa ganito karaming tao, habang siya nakatayo sa tabi ng pari, ang narinig niya, may narinig siyang isang boses. Ito ang tao na dadalhin mo sa akin. Ito ang mga kaluluwa na tutulungan mo para mapalapit sa akin. Sabi niya pa, magigikang daanan ng aking awa.
ang Diyos ay may awa. 7 taon na pabalik-balik sa Quiapo pag weekends, at kung nanghihina sa kanyang buhay bokasyon ang Quiapo Church, ang kanyang takbuhan, may awa ang Diyos. Sa mga panahon na nahihirapan sa exam, sa familia, sa lahat ng bagay, Quiapo Church ang kanyang takbuhan. Pagbalik sa seminaryo, panatag na, payapa, malakas, patuloy na nararamdaman na may awa ang Diyos. 7 taon na pag-aaral, natapos, naordinahan, binasbasan, sabi nga, hinati, inialay, patuloy na ipinapadama ang awa ng Diyos. Makalipas ang 4 na taon ng kanyang ordinasyon, nagbabalik siya para muling masaksihan, maipadama, maipaalala sa mga tao na may awa ang Diyos. Ang seminarista po na tinutukoy ko sa kwento ay nasa unahan niyo po, nagmimisa para ipaalala sa tao, para ipaalala sa inyo na may awa ang Diyos. Sa lahat ng mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo'y nakakarama ng paghihirap, problema, at hamon ng buhay, may Diyos tayo na pwedeng balikan. May Diyos tayo na naghihintay at ipinapaalala na may awa ang Diyos. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, na pakinggan natin ang kwento na si Jesus, matapos na siya'y mabuhay, nagpakita sa kanyang mga alagad. At sa kanyang pagpapakita, may dala-dala siya, mga kapatid. Ano po ang dala ni Jesus Nazareno nang siya po ay mabuhay galing sa patay? Una, dala-dala niya ang kapayapaan. Wala siyang dalang paghihinagpis, hinanakit sa mga alagad na noong panahon na kailangan niya siya, ang mga ito'y nagsitakbuhan, iniwan siya. Ang dala ni Jesus Nazareno, mga kapatid, ay kapayapaan. At sa muli, sa bawat isa sa atin ngayon, muling ibinibigay, muling ipinapaalala sa iyo, na sa mga panahon na nagkakasala tayo, mga panahon na iniiwan natin ang Panginoon, God is merciful and He is offering once again peace, kapayapaan ang sumainyo. Ibinibigay at ipinapaalala ng Jesus Nazareno ang kapayapaan. Pangalawa, ano po ang dala ni Jesus Nazareno? Ang dala niya po ay mga sugat. Magtataka tayo, bakit nang si Jesus ay mabuhay, hindi nawala ang kanyang mga sugat? Bakit hindi naghilom ang kanyang mga sugat? Magandang pagnilayan ito, mga kapatid. Sinasabi ng mga spiritual writers, 3 dahilan bakit hindi gumaling, naghilom ang sugat ni Jesus. Una, para pag-akyat niya sa langit, ipakita niya sa Ama, ipaalala niya sa Ama na dahil sa mga sugat na ito, sa sugat na nandirito sa akin, ipinapaalala ko sa iyo, Ama, kung gaano ko kamahal ang mga tao. Ipinapaalala ng mga sugat na Jesus, mga kapatid, kung paano at gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi po ba nakakakilig isipin na dahil sa mga sugat, ipinapaalala ng Diyos na mahal ka niya? Dahil sa mga sugat na nasa katawan ng Panginoon, nagmamakaawa sa Jesus sa Ama
na ibigay sa atin ang ating mga kinakailangan, ang ating kailangan, ang ating mga hinihiling. Because of the wounds inflicted to Christ, mga kapatid, mayroon tayong kasiguruhan na ang Ama si Jesus patuloy na ibubuhos ang kanyang awa. Mga kapatid, may awa ang Diyos. Pangalawa, bakit hindi naghilom ang sugat sa katawan ni Jesus? Para ipaalala po sa iyo, ipaalala sa ating lahat, na si Jesus may sugat, ikaw ay may sugat, may pinagdadaanan kang sakit, may pinagdadaanan kang problema, may pinagdadaanan kang hinanakit. Ang Diyos sa Jesus, daladala ang sugat sa kanyang katawan. Ipinapaalala po sa iyo, ipinapaalala sa atin na hindi ka nag-iisa sa mga sakit na iyong pinagdadaanan. Kaisa ka ng Jesus Nazareno sa mga sakit na iyong nararamdaman. Pangatlo, bakit po hindi naghilom ang sugat ni Jesus? Para ipaalala sa iyo ang sinabi niya, kung ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo yan sa akin. Pinapaalala sa atin na sana katulad ni Tomas, magkaroon din po tayo ng pagkakataon, masabi natin sa ating sarili, sana mahawakan ko ang sugat ni Jesus. Sana makiisa ako sa sugat ng aking kapatid. Makiisa ako sa pinagdadaanan ng aking kapwa. Ang sugat na yon, pagpapaalala ng ating pakikiisa sa pakikiisa sa pagdadalamhati, sakit at mga hinagpis ng ating kapwa. Mga kapatid, ang Diyos may awa. Sa kanyang sugat, pinapaalala sa atin, ang Diyos ay maawain. Sa simbahan ng Quiapo, sa loob ng 7 taon ng aking pag-apostolate nung ako po ay seminarista pa, napatunayan ko na mahabagin ang Diyos, may awa ang Diyos, ang inyo pong presensya. Your presence is a testament na ang Diyos ay maawain. Bakit tayo bumabalik? Dahil gusto nating mag-igib sa bukal ng awa. Ang bukal na awa na nanggagaling sa puso ng Nazareno. At sigurado po ako, kumpiyansa ako na ang bawat isa sa atin ay nakadama ng awa ng Nazareno. Kaya ang challenge po ng misa ngayon, ang challenge po, ipasa ang awa. Sabi nga ni Cardinal Tagle, tayong lahat po ay pasang awa. At dahil tayo ay pasang awa, tayo po ay pasan dahil sa awa. At ang pangatlo, dahil pasan ka ng awa ng Panginoon, ang pangatlo, ipasa ang awa. Mga kapatid, sana sa paglabas natin sa simbahan na ito, pagbalik natin sa ating mga komunidad, daladala natin ang magandang balita na ang Diyos ay maawain. Daladala natin ang balita na ang Diyos ay patuloy tayong minamahal, na handa siyang masugatan, na handa siyang ibigay ang kanyang sarili, na ang Diyos handang pasanin ang ating mga krus. Daladala ang balita na ang Diyos ay maawain. Kaya mga kapatid, ang hamon sa pagbabalik, ipasa ang awa. Baka sa bahay po, sa inyong mga opisina, sa inyong mga komunidad, may mga kapatid tayo na sugatan, may mga kapatid tayo na nahihirapan, may mga kapatid tayo na gustong makadama ng pag-aruga at pagmamahal.
The challenge now, my dear brothers and sisters, wag lang sana tayo, ang tayo lang po ang nagmamakaawa. Wag lang sana tayo ang laging nagmamakaawa sa Nazareno. Ang hamon, maawa din po tayo sa ating kapwa. Hindi lang, Panginoon, maawa ka sa akin, pero ang challenge ngayon, marunong sana po tayong maawa sa ating kapwa. At doon, magtatagpo ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin magiging isa. At sana, masabi rin natin at maisabuhay din natin ang sinabi ni Jesus kay Tomas, mapalad ang naniniwala kahit hindi nakikita. Mga kapatid, maawain ang Diyos. Ang Diyos ay maawain. Ang challenge, maawa ka rin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ating sabihin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awa't habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Namula sa iyo.
kaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabangan sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon, ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa, na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minahal, na naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umakos at kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa paggamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabayak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinapananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalubuan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng buhay na Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang mga magkakapatid na nagmamahalan, ipahayag natin ang kapayapaan na galing sa Poong Nazareno. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na nasugatan para ipakita ang pag-ibig sa atin, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose Didi, Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, atin pong pasalamatan, unang-una, ang ating mahal na pong Jesus Nazarenong muling nabuhay, palakpakan po natin siya. At syempre, ang ikalawa po ay ang nagdiwang sa atin, nanguna sa ating pagdiriwang ng banal na misa, si Father Francis Assis Benaya mula sa Diocese ng Legazpi. Nagkasama po kami sa seminaryo, 2 years ahead po siya at kami po bilang nagdaan sa paghuhubog ay tunay nga namang masasabi na lahat tayo ay bunga ng awa ng Diyos. No? Wala tayong maipagmamalaki. Kaya sana po sa bawat sandali ng ating pamumuhay ay lagi nating maalala yun. Wala tayong maipagmamalaki. Kung ano man ang pinagsumikapan natin, dalayan ng biyaya na hindi mo pwedeng angkinin, hindi mo pwedeng ipagmataas, hindi mo pwedeng gamitin upang ibaba at ipanira sa kapwa. At lahat tayo ay nililigtas, binubuhay, walang iba kundi ng awa ng Diyos. Muli po, dahil sa dala ng bokasyon ng pagpapari, dala sa kung anumang biyaya ang ipinagkaloob sa atin na narapat din lamang ipasa, palakpakan muli po natin ang ating Panginoon. Tayo ngayon po ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukob sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo at siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro
Jesus.